Opo sa mga nanonood, and my name is Kaloy and welcome to my channel. Guess what? Anong topic natin ngayon is about nakapula tayo. So, bloodletting or pagdo-donate ng dugo. Sabi mo na. Okay, magbibigay po ako ng tips kung paano po mag-donate ng dugo. Kasi po, last week, kadudonate ko lang ng dugo. Kasi nung dumaan ako, nakita ko po sa barangay na meron pong bloodletting. One week na and parang maganda sa loob. Kaya alam nyo ba na ang magpapakuha ng dugo ay parang nag-re-renew yung dugo nyo na i-donate nyo sa iba na nangangailangan. At syempre nag-re-renew naman yung dugo natin. Kaya nag-donate po kayo ng dugo kasi po gusto nyo. Hindi po kayo mag-donate na yung binubuli kayo ng mga kaibigan nyo. Ah, wala ka pala eh. Hindi ka pala, ano, takot ka pala sa karayom. Huwag yung ganun kasi baka ano mangyari nyo sa donation center. Kaya kung magpapadonate kayo ng dugo, talagang determinado kayo na mag-donate. Talagang pursigido at disidido kayo. Sa akin po kasi part ay sinabi ko po sa sarili ko na before ako mawala sa mundong ito ay talagang magpapakuha ako ng dugo. At alam ko na sa umpisa lang po lahat ang mahirap. So kapag naranasan mo na ay medyo sunod-sunod na yun. Ang itong tips nito ay wala. Sa totoo lang, wala na nagturo sa akin ng mga tips. So i-base mo lang sa experience ko. So tip number one. Ayun muna tayong kape. Days before ng magpapakuha ka ng dugo ay talagang magpapahinga ka ng maayos, matulog ka ng maaga, magpa-condition ka, mag-exercise ka, mag-jogging, masustansya ang pagkain. A day before ay huwag kang iinom. Pag-iising ng umaga ay talagang mag-condition ka na. Yun nga ang kaibigan ko, yung umuwi galing sa abroad, tinawagan niya ako nung a day before na magpapakuha ako ng dugo. Sabi ko, para hindi ako uminom, kaya uminom na lang po kami ng kali. At sabi niya, kali na lang din ang iinomin ko. So, mga ganong disiplina. Tapos, alas 11, sabi ko, uwi na tayo pare. Kasi may kukuha pa ako bukas. First time ko pa, dapat magpahinga ako. So, yun ang tip number one. At ang tip number two is ganito. No? Nandun na po kayo sa donation center. Ang proseso is, alam mo na, di ba, ang date na papakuha ng dugo. So, dapat mag-almusal ka. Hindi yung almusal na marami, medyo sakto lang ka. Tapos, punta ka doon, tanong-tanong, bibigyan ka ng form, address, pangalan, may sakit ka bang ganito, may sa bahay, meron po bang nagkasakit ng ganito. Wala. Dapat healthy ka. Hindi yung medyo may lagnat. Meron po kayong nararamdaman na parang medyo may lagnat kayo, advice ko na huwag na lang po kayong magpapakuha. Titimbangin ka, ilang kilo ka, pwede ka bang makunan. Physically fit po tayo magpapakuha ng dugo. Kaya tapos noon, tinetest yung BP. Yung iba nag-elevate, pati na rin ako, nag-elevate ng 10 points kasi po kabado. First timers pa po ako, yung iba. Ganon din eh, 50 minutes, pahinga, para okay na, pulso, 100. So, punta na po tayo sa needle pricking, kung anong type. Sa totoo lang, no, mas masakit pa nga yung prick ng daliri kontra dito sa karayom ng ano, papakuha ng dugo. Tapos, pila na po kami sa doktor. I-check upin ka, yung hinga mo, yung tibok ng puso. Malalaman kasi nila yun eh, yung tibok ng puso mo. Tapos, okay na, normal, wala ka bang tattoo, wala ka bang earrings, ano, tapos uminom ka ng maraming tubig. Kasi, in my experience, nung time na tinusukan na po ako, mga nakunan ako, mga 10 to 12 minutes lang siguro ang pagkuha, nararamdaman ko talaga na bigla lang akong inuhaw. Walang nagsabi po sa akin na nauuhaw ka pala kapag kunan ka ng dugo. Tapos, medyo may tremors yung kamay ko. Nato-tolerate lang naman, pero dapat i-ano mo yung utak mo na talagang kalmado. Huwag mo munang tingnan yung karayom kasi first time mo. Especially mga first timers. Tapos yung time ko na ay dapat relax ha. Dinisisyon mo yan eh. Disidido ka, di ba?
kung hindi ka desidido, eh, dapat antayin mo lang ang time na makapag-desisyon ka na magpapakuha ka ng dugo. Huwag yung napupursige ka lang. So, ito yung time pagkatapos ng check-up ng doktor ay pumunta kami sa donation area. Binigyan po kami ng bag para lalagyan ng dugo, mga around 450 ml ata. At nag-relax lang ako tulad ng sinabi ko, nag-isip ako ng mga lyrics na kanta. At yun, may isa pala akong sasabihin na pagkatapos ng nakunan ako ng dugo ay pinawisan ako. Talagang pinawisan ako. Hindi ko lang na-record kasi na-lobat na po ako dito. Ni-reserve ko lang yung konting video. So, sa sitwasyong ito ay natiyempo ko kahit na hindi pwede. Kinuha ko yung camera ko at binidyohan ko kung ano talaga. Kasi hindi ko tiningnan yung karayom eh. At doon, sabi ko, titingnan ko lang po ito kapag nakita ko na ang video. At pagkatapos ay pinakain po kami ng bulalo. Tsaka binigyan po kami ng konting bigas at pera para naman mayroon kang na-receive na kahit donation man lang. At tsaka pinauwi na po kami. Ang tip number 3 natin is, after mo mapapakuha ng dugo, eh talagang magpahinga ka. Kasi sa totoo lang na mga 2 oras o 3 oras nung nagpapakuha ko ng dugo, eh talagang wala akong nararamdaman na kakaiba. Talagang walang wala. Parang normal lang. Pero di natin alam, may nabawas pala sa ating katawan. So dapat i-replenish mo yon. Huwag kang magpapasikat, maglalaro ng basket or marathon or swimming. Magpahinga ka. So sa totoo lang, wala akong nararamdaman mga ilang oras, pati na yung dumating ng gabi. Pero pag umaga, eh medyo meron pong pananakit ng katawan. Mild lang po. Tapos mga ilang araw ay nawala din lang naman. Ganun lang po ang tips na maibibigay ko based sa experience ko. At alam naman natin na sa susunod, eh, kaya na natin. Naranasan na natin eh. So umpisa lang yan, mahirap. Pag naranasan na natin, eh, talagang next, alam mo na ang flow. Alam natin na ganito pala. So, madali lang. So, sige na. Yan lang po ang mga tips ko at kita-kita lang po tayo sa next mga video. Thank you!